Hello, hello mga manay! Welcome sa ating kusina. Ngayong araw, tara at samahan niyo ako dahil ituturo ko sa inyo ang masarap na luto ng chicken biryani. Pwede niyo itong pagkakitaan at syempre pwede niyo rin itong ihain sa inyong pamilya. Isang masarap na pagkain na madali lang din naman lutuin. Kaya naman, umpisahan na natin. So dito ay nagpainit ako ng mantika dahil ang una nating gagawin ay magsosaute tayo ng dalawang malaking sibuyas. So, ikakaramelize natin to o yung mag-golden brown po talaga yung ating sibuyas. Lutuin lang natin sa katamtamang apoy hanggang sa maging ganito na yung kanyang itsura at pwede na natin hanguin dito sa ating pinaglulutuan. Then, yung ating mantika ay babawasan lang natin yan mamaya dahil tayo ay magluluto pa. Pagkatapos ay iset aside muna natin ito. At sa mantika naman na pinaglutuan natin ng sibuyas, ay isir natin dito yung ating manok. So dito gumamit ako ng 1 kilo mahigit na buong manok. So nasa inyo kung anong gustong parte ninyong gagamitin. Then makalipas lamang ang 3 minuto, atin po yan babaligtarin hanggang sa makita lang natin yung mag-golden brown yung magkabilang side ng ating chicken. So, kailangan katamtaman lang din po ang apoy para hindi naman mabigla. Ginagawa natin to para hindi malangsa yung ating manok. Pag ganito na yung kanyang itsura, ayan, ito yung gusto natin na makuha. Isiset aside lang natin to sa gilid. Then, isusunod natin na igigisa rito ay ang pinaghalong bawang at luya. So, ang sukat po nito ay 1 1/2 tablespoon. So, mas mainam na dikdikin ninyo o mas pinuhin nyo pa. At maglalagay din ako ng butter na 1 tablespoon. Ang gamit ko po ay bab. Then, igisa lang natin ang maigi. At habang ginigisa natin to, maglalagay na rin tayo dito ng ating kamatis. So, naghiwa po ako ng 6 piraso na hinog na kamatis. Pwede nyo rin pong pinuhin. So, ganito lang po yung hiwa ko kasi hinog naman na to. At hahayaan po natin to, tatakpan hanggang sa malamog o lumambot yung ating kamatis. Then, after 5 minutes, so, ayan, malambot na yung kamatis. Gagawin natin ay dudurugin natin para lumabas yung kanyang katas. At once na madurog na natin, maglalagay na tayo ng mga pampalasa. So, dito, bali maglalagay ako ng 1/4 cup ng garam masala, 1 1/2 teaspoon ng chili powder, 1 1/2 teaspoon ng turmeric powder, at yung ating dried mint leaves na 1 1/2 teaspoon din. Then, haluin po natin. So, dito, konti lang yung count o spoon ng ating mga mixed spices, no? Kasi para hindi po siya ganun ka-strong. Kasi hindi naman po lahat gusto yung mas spices. So, binawasan ko yung spices ng ating chicken biryani. Then, maglagay tayo ng 1/2 cup ng tubig at takpan natin. So, makalipas ang 25 minutes nating pagluluto sa katamtamang apoy lamang, hahaluin po ulit natin to. So, dito malambot na tong ating chicken. So, maglalagay na tayo ng 1 cup ng yogurt. Then, maglalagay po ako ng, ito yung pinagsama na basil at coriander. Then, naglagay ako ng 10 pirasong chicken cubes at pampalasa na 1 teaspoon ng asin. Alam ko marami magtatanong sa inyo bakit hindi ako gumamit ng fresh mint leaves. Dahil wala po akong mabilhan, kaya ang pinalit ko na lamang ang basil kasi meron akong tanim sa aking garden. Kasi may palo din naman yon ng anghang o lamig. Then, takpan ulit natin. At makalipas ang another 15 minutes, so dito, makikita ninyo na lumapot na yung sarsa ng ating chicken biryani at malambot na talaga yung ating manok. So, pwede na natin tong hanguin, palamigin, at magready naman tayong magluto ng ating basmati rice. Then, bago tayo magluto ng ating basmati rice, maglalagay tayo ng mga pampalasa. Meron tayong cinnamon stick, black pepper, cardamom, star anise, at bay leaves. At maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng asin. Then, 2 liters na tubig. Takpan at hayaan natin na kumulo. Ngayon, makalipas ang ilang minuto at kumukulo na itong ating tubig. So, pwede na natin ilagay yung 500 grams na basmati rice. So, bali ito po ay aking hinugasan bago ko nilagay dito sa ating pinakuluang tubig. Then, hahaluin po natin to ng hahaluin. Hindi na kailangan takpan. At lulutuin po natin for 12 minutes lamang sa katamtamang apoy po. Then, makalipas po ang 12 minutes, ayan, mapapansin ninyo nasa 80% na
ng pagluluto natin yung ating basmati rice. So dito pwede na natin tong hanguin dito sa ating pinaglulutuan. Tatanggalin natin siya sa tubig na pinagpakuluan. Hindi natin kailangan yung tubig na yan. Then lagay natin sa isang malinis na lagayan. At pwede na tayo mag-assemble para sa ating chicken biryani. So meron tayo ritong ghee. Ito po yung tinunaw na butter. So naglagay lang ako sa ating kawali. At maglalagay tayo ng ating basmati rice. Ayan, parang layer by layer lang po ito. Habang nilalagay natin to, maglalagay na rin tayo sa ibabaw ng ating chicken biryani. At habang ginagawa ko ito mga manay, sa mga bagong pasok lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-hit niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong recipe na pwede kong i-upload dito sa aking YouTube channel. So ayan, naglalagay na po ako ng sauce o yung sarsa niya at yung ating ghee. Then tatabunan ulit natin yan ng ating basmati rice. Pero bago yun, naglalagay muna ako ng ating sibuyas. Ito ating pinry kanina. Tapos tabunan na natin ang ating basmati rice. Kaya sa mga nagbabalak dyan na mag-outing o gustong mag-boodle fight, isang dagdag idea po ito na pwede nyong itry kasi panigurado na magugustuhan po ng inyong pamilya. Saktong-sakto lang po yung timpla at yung aroma ng mga pampalasa na ating nilagay. Na paniguradong mapapawaw po sila at ipapaulit sa inyo. Kahit yung anak ko po na 7 years old, talagang ang dami niyang nakain dito. Ayan. So dito sa ating recipe, kalahating kilo lang ng basmati rice yung ating ginamit. Pero makakakain na po ang 10 katao dito sa ating recipe. Kaya pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan, pwede nyo ilagay sa isang tub or sa isang closed container at pwede nyo na pong ibenta sa inyong mga mahal sa buhay o sa inyong mga kakilala. Pwedeng-pwede nyo rin po itong pangregalo. So ang last part natin, tatabunan natin ng ating basmati rice. At dahil nasa 80% pa lang yung ating rice dito, so hindi pa to totally naluto, ito po ay ating tatakpan para maluto ng tuluyan. So kailangan mahinang-mahina lang ang apoy, lutuin ng another 10 to 15 minutes. At eto na mga manay, luto na ang ating chicken biryani. Nako! Excited na yung aking mga chikiting at ng mga kasama ko rito kasi kanina pa nila to naaamoy at gustong-gusto na nilang tikman. So dito yung panghuli natin bago natin iserve, naglagay ako ng green chili para may palo ng anghang. Hindi ko siya nilagay dun sa umpisa kasi para hindi maanghang ng sobra yung sarsa ng ating chicken biryani. Para sa mga gusto lang ng maanghang, kakagat lang ng sili gaya namin para makakain yung mga bata. At kita nyo naman, ayan o, wow, napakasarap nitong kainin habang nagkakamay. Kaya naman mga manay, try nyo na po itong ating chicken biryani. So ayan na, sa mga nag-request nito, sana po ay masubukan nyo at panigurado ako na magugustuhan po ninyo itong ating panibagong recipe na pwedeng-pwede nyong pagkakitaan. Ayan. At dahil gutom na rin ako, syempre titikman ko na yan. Ako muna yung mauuna bago sila habang tinitignan nila ako ditong kumakain. Kita nyo naman itong manok ko. Itong manok na ginamit namin, ito po yung alaga namin sa aming bakuran. Kaya nakatipid na kami. Saktong-sakto yung timpla mga manay at panalong-panalo. Kaya naman tara na po at kain na po tayo.